Hello mga idol o yung vlogs, kumusta po kayong lahat? Ngayong araw na ito guys, magluto tayo ng simpleng ulam, ginataang alimasag na may kunting hipon. Ito po lang alimasag natin guys, tira natin to guys, in-steam natin, so sayang naman itapon. So naisip natin na magluto, magata ng gulay. Mayroon tayong sitaw, kalabasa, talong, okra, tapos may gata tayo, tapos may ricado ng luya, atsal, dahon ng sibuyas, tapos mayroon tayo dyan na kamatis, tas chili na green guys. Ngayon umpisahan na natin ang ating pagbalat. So ito ay hindi naman bagong pitas, so kailangan natin na balatan. Kailangan lang natin siyang balatan guys, kung siguro kung bago pa tong pitas guys, kung sa farm pa to galing, kung sarili natin tong tanom, pwede rin natin itong hugasan diretso kasi nasa balat daw yung vitamins. Pero ganito guys, medyo matagal-tagal na itong kalabasa na ito. Kailangan natin ng balatan talaga. So ayan na, binalatan na natin mga idol. Pagkatapos nito, hihiwain na natin. Ayan, in-slice na natin yung kalabasa natin. Yung pag-chop nito guys, hindi naman siya masyadong malaki at tapos hindi siya masyadong maliit. Cubes lang para maluluto. Napakasarap pala itong ulam na ito guys. Ito pong ulam na pang mahirap na ulam guys, pero mayaman po sa vitamina. So ngayon tapos na yung kalabasa, kailangan lang natin na check natin mabuti yung talong na binili natin, dahil medyo mayroon na tayong nakita kanina na medyo may butas guys. So pag may butas, matik yan, mayroon talaga yung uod. So ngayon nilinis natin yung kabila, yung isa pala walang uod, yung isa mayroon uod. So ngayon maghiwa na tayo ng okra. Okra natin guys, hiniwaan lang, hinati lang natin. Siguraduhin lang natin pagbili ng okra guys, no, kasi minsan guys mayroong magulang na, so medyo matigas. Ito naman nabili natin, pinili natin na mabuti. Hindi siya ano, ang pagbili ng sitaw guys, pag ang sitaw naman ay medyo bata pa, medyo tutunog siya pag medyo baliin mo. Ayun guys, tapos na kailangan nating hugasan ng mabuti. Kailangan natin i-strainer muna. Tapos pagkatapos yan, yun, niluluto na natin. Hugasan natin ng mabuti talaga ang gulay. Kahit ayun na, sinalang na natin yung yun, nilagay na natin sa kawali guys. Nilagay na natin yung kawali, yung mga gulay. Tapos nilagyan natin ng mga ricado yan. Ayan, nilagay na natin ng ricado yan. Yun, mayroon tayo, naghiwa pala tayo dito ng luya. Mga guys, mga idol, luya, sibuyas lang ang ricado natin. Tapos nagdagdag pala tayo ng kamatis, no? Hindi na napakita yung kamatis. Nilagay na natin guys yung mga ricado lahat. Tapos yung nagpaandar na tayo ng magdagdag tayo dito ng sili na green. Mabango po yan, kailangan natin yan guys, para medyo mabango ang ating nilutong ginataang simpleng ulam lang guys. So nagdagdag din tayo ng sibuyas, dahon, tapos atsal mga lods. Ito ay napampalasa, pampasarap mga lods, parang kapitbahay yun. Naaamoy nyo ba guys, ay napakabango na ari kabayan ko. Abay, tinitsik lang natin kabayan, ay kumukulo na. Ito ay unang gata kabayan, ay pangalawang piga pala ito kabayan ko, inilagay ko. O ang unang piga kabayan ay napaka ano muna, nilagay muna natin sa tabi. Ayun, pangalawang bukas ko na. Tinitsik na natin, malambot na po yung kaya nilagay na natin yung ating alimasa guys, na luto na tong alimasa na ito guys, dahil in-steam ko. Tapos may ay nagdagdag pala ako dito mga lods ng pinaksiw na yellowpin mga lods. Sobrang sarap pala ito mga lods, dahil ay nagdagdag pala tayo kabayan ng yellowpin na pinaksiw kabayan. Yun, ilagay na natin ang unang piga kabayan. Ang diskarte ko lang kabayan, ay ituturo ko lang sa inyo, ay ang sarap ng ginataan ay nilagyan pa natin ng asin niyang kabayan, tapos nilagyan pa natin ng bitsin kabayan yan. Hindi ko na pinakita sa inyo kabayan ko. Ang diskarte kabayan, ang paggata kabayan ko, ay ituturo ko sa inyo. Ang paglagay kabayan ko ng pangalawang gata, so yung last nating lagay, bawal po takpan. Malinaw na malinaw kabayan ko, ay sino may yung nanonood, ay bawal po takpan talaga ang gata, yung pag ilagay na natin yung last na lagay na gata. So nilalagay na natin yung mga ricado. Naaamoy nyo ba kabayan, ay napaka bango na rin. Kanilagyan pa natin ng atsal, sibuyas, dahon, tapos mayroon pang sili na green. Yun nga, naputol ang ating paliwanag dito, bawal po siya takpan pag nilagay na po yung lagay ng yung pinakapurong gata. Yung pinakapurong gata, alam nyo kung bakit po kabayan, kaya pinagbawal po ang paglagay ng takip.
Kasi pag lagyan natin ng takip yan, ang gata, kabayan ko, ay mamumuo. Napapansin nyo mga kabayan ko, ay kadalasan ay nakikita ko sa naggagata ang pag... Tapos pagtingin ko ay namumuo, ay malamang ay tinakpan nila. Ayan na, binabayaan lang natin kumulo, kabayan ko. Ay tingnan mo naman kabayan, naaamoy nyo ba kabayan? Medyo na yun, kainan na kabayan ko. Ay tingnan nyo naman na re. Abay, tunay ay sarap ng gata. Eh, ang aming ulam na re. Ayan pala ako kabayan ko, kung hindi pa nakakilala sa akin. Ayan pala ako si Oye, isang subo. Para sa inyo kabayan ko, ay napakasarap ng ulam na rin kabayan ko. So hanggang dito lang ating voice records kabayan ko, ay ito ay ito, pakinggan nyo muna kabayan ko, papatayin ko ng aking voice record kabayan ko. Maraming maraming salamat pala sa panonood, like and share, pakisubscribe na lang ang ating YouTube channel, Oye Vlogs. Thank you very much, Bunal Choy, Oye. Maluto na lahat, sa luto na doon ang kupikas.